Magandang araw mga ka-opangs! Ngayon ay atin namang tunghayan ang ikalawang kabanata ng aking kwento na pinamagatang Lihim na Pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Alas 11 ng umaga ay sumama si Manang Loleng kay Manong Enteng sa pagsundo kay Sir Amber sa airport. Bago mag-alas 12 ng tanghali, ay dumating na ang mga ito. Magsuklay ka muna sa loob bago ka humarap kay Sir Amber. Napakunot noo si Ann sa sinabi ni Mikay nang lapitan siya nito sa kusina. Bakit naman kailangan ko pang magsuklay? Aba, ikaw rin. Baka pag nakita mo kung gaano siya kagwapo, manlait ka sa sarili mo na mukhang nasobrahan sa ribandyang buhok mo, ani nito sabay tawa. Dali na, silipin mo man lang siya, nasa sala siya nagpapahinga saglit. Mamaya lang iakyat na yon sa kwarto niya. Mamaya na lang, makikita ko rin naman siya no. Kung sa bagay, mabuti pa ihanda na natin yung mesa para makakain na sila ni Sir Adrian. Okay, wika ng dalaga. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakapaghanda na nga ng pagkain ang mga dalaga. Pero hindi naman sumabay ang binatang si Amber sa pagkain. Iha, dalhan mo na lang ng pagkain si Sir Amber sa kwarto niya, sabi ni Manang Loleng. Sige po, sagot ng dalaga. Ilang saglit lang ay bitbit na niya ang tray na may laman ng pagkain ng binatang amo. Kumatok siya sa silid nito, nakatabi ng silid ni Nika. Pasok, ani nito. Itinulak niya ang pinto. Inilibot niya ang paningin sa paligid pero hindi niya makita ang binata. Maya-maya lang ay may narinig siyang lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo. Inilapag na lang niya ang tray sa harap ng malaking couch. Saka siya napalingon sa pinto ng banyo nang bumukas iyon. Lihim siyang napasinghap pagkakita sa lalaki. Mas gwapo pa pala ito sa personal. In fact, ito na yata ang pinakagwapong lalaking nakita niya sa tanang buhay niya. Matangkad ito. Siguro ay nasa 6 feet ang taas nito. At maganda ang tindig. Ang lakas ng sex appeal nito. Sakaling niya na-realize na nakakailang hitsura nito. Wala itong pang-itaas at nakatapis lang ito ng tuwalya sa may bandang baywang. Saglit na nagsalubong ang mga mata nila. Siya agad ang umiwas ng paningin. Kunwari ay inaayos niya ang tray bago nagsalita. Kain na po kayo, Sir Amber. Nauutal na sabi nito. Ikaw ba yung bagong katulong? Opo. Ganyan ka ba kung makipag-usap? Hindi tumitingin sa kausap mo? Nag-init ang mga pisngi niya na napilitang humarap dito. Pasensya na po kayo, sir. Sa halip na tumugon ay naglakad na ito palapit sa kanya at saka tinitigan siya. Lalo siyang na-conscious at walang nagawa kundi salubungin ang tingin nito. Napansin niya na bilugan ang mga mata nito at makakapal ang mga pilik. Kung kasimputi ng labanos ang kutis ni Nika, kayumanggi naman si Amber. Pero makinis din ang kutis nito at medyo balbon. Lalo na sa bandang dibdib ng binata. Malago ang mga kilay nito at matangos ang ilong. At ang mga labi ay tila laging nakangiti. Sa malapitan ay mas malalim pala ang dimples nito kahit na hindi naman nakangiti. Bakit dito ka napasok? Ho! Sabi ko, bakit ka sa trabahong ganito napasok? Ulit ng binata sa tanong. Mahirap po kasing maghanap ng trabaho ngayon, Sir Amber. You mean, kung may chance ka, hindi mo pipiliin ang trabahong ito? Hindi niya alam kung ano ang dapat itugon. Well, okay na po sa akin ang trabaho ko ngayon, Sir. Hindi niya alam kung bakit nauutal siya. Nai-intimidate siya siguro dito dahil sa tingin niya ay may kasungitan itong taglay.
Akala ko ba mabait ang isang to? Di naman yata, pag-iisip nito. Muli siyang sinuyod nito ng tingin mula paa hanggang ulo. Dahilan para lalo siyang matense. Okay, pwede ka nang lumabas. Kakain ako. Sige po. Pagkalabas niya ng silid ay napabuga siya ng hangin na kanina pa niyang pinipigil. Mukhang masungit naman si Sir Amber. Pabulong na sabi nito kay Mikay na makabalik siya sa kusina. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Bakit? Ano bang sinabi sa'yo? Wala naman, pero halatang masungit siya sa'kin eh. Baka pagod lang yun sa biyahe. At di na ito sinagot ni Anne. Kinagabihan na uli nakita ni Anne si Amber. Pinagsilbihan niya ito ng hapunan, kasalo sina Sir Adrian at Nika. Napansin uli niya na nakatitig ang binata sa kanya habang sinasalina niya ng juice ang baso ng kapatid nito. Pero pagkatapos niyon, ay dead man na ito na tila hindi siya nag-e-exist. Kinabukasan, 7:00 ng umaga. Paakyat siya sa second floor ng bahay para maglinis sa 2 guest rooms doon. At nakasalubungan niya si Amber sa may hagdanan. Nakasuot ito ng khaki shorts at round neck shirt na may tatak na I love New York. Magandang umaga po, Sir Amber. Bati niya na magtama ang kanilang mga paningin. Kahit paano ay narelax siya sa presensya nito ngayon. Ano ang nakatokang trabaho sa iyo dito sa bahay? Tagalinis po ako ng buong bahay at minsan tumutulong din po ako kay Manang Loling sa kusina. Is that all? Opo, sir. Okay. Pagsusungit nito. Ipinagpatuloy na nito ang pagpanaog sa hagdan at ganun rin ang pag-akyat ng dalaga. Pero narinig uli niya ang tinig nito. Anne! Nilingon niya ito. Po, ikaw rin ba ang maglilinis ng kwarto ni Tito Adrian? Opo, sir. Leave that to Mikay. Ho! Hindi na nito inulit ang sinabi. Tumalikod na ito at dumiretso na sa pagbaba. Ano nga uli ang sinabi niya? Kainis naman ang lalaking yun kung hindi ko lang siya amo. Bulong ni Anne sa sarili. Nang magdala siya ng kape ni Sir Adrian sa silid nito, ay pinaupo siya nito sa sofa. O bakit wala kang dalang kape mo? Nakadalawang tasa na po ako kanina pagkagising ko, Sir Adrian. Sagot niya. Ah, ganun ba? Siya nga pala, Anne. Nabanggit mo sa akin na bata ka palang ay patay na ang mama mo, diba? Opo, 8 taon pa lang po ako noon, grade 3. Ano nga ba uli ang pangalan ng mama mo? Nalin po. Iyon ba ang tunay niyang pangalan? Hindi po, Donalyn po. Halata ang pagkagulat ng matanda. Nanlaki pa ang mga mata nito. Sigurado ka ba? Opo, Donalyn Suarez po ang pangalan niya noong dalaga. Sagot niya saka napakunot ang noo. Nagtaka tuloy siya. Bakit po? Matagal na tila napaisip ito bago nagsalita. Ha? Wala, may kakilala kasi akong Donalyn. Pero iba ang apelido. Gumiti siya. Ah, ganun po ba? Tumango ito. O siya, bumalik ka na sa kusina at baka kailangan ni na Loling ang tulong mo. Sige po, sagot ng dalaga. 10:00 ng umaga, sakay ng kanyang itim na van, ay nagtungo si Amber sa 3-story building na nagsisilbing opisina ng Larquesa Manpower Recruitment and Placement Agency o LAMARPA sa Session Road. Nagre-recruit at nagde-deploy sila ng mga qualified Filipino workers sa iba't ibang bansa na kinabibilangan ng USA, Australia, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapore at UAE. Itinatag iyon noong dekada 80 na may-ari na si Attorney Adrian Marquez. Pagkatapos nitong kumuha sa Pilipinas, Amerika at Belgium.
Ngunit nang maaksidente ito at maputulan ng paa, pinagkatiwala niya ito sa kanya. Sa ngayon, halos 3 taon na rin na siya ang nagsisilbing presidente ng La Marpa. 2 years ago, kinailangan pa niyang mag-aral sa Kellogg School of Management sa Chicago para kumuha ng master's degree sa Business Administration. Mula nang siya ay umupo bilang presidente ng La Marpa, halos wala na siyang time sa love life niya. Tahimik naman ang relasyon nila ng girlfriend niyang si Lovely. In fact, sa sobrang tahimik at kawalang challenges ng relationship nila, he was finding it rather boring. Matagal na siyang nabobor sa relasyon nila. Kundangan na nga lang at ayaw niyang hiwalayan ito dahil parang hindi niya ito kayang saktan. Bukod doon, nahihiya siya sa Tito Adrian niya. Umaasa ito at ang ama ni Lovely na sila ng dalaga ang magkakatuluyan balang araw. Parang hindi niya kayang biguin ng tiyuhin na itinuring niyang parang tunay niyang ama. But yesterday, things change. For the first time, naging salawahan ng puso niya. Kahit ramdam niya na may malaking kulang sa relasyon nila ni Lovely, pumasok sa kokote niya na tumingin sa iba. At ngayon, hayun siya. May crush siya bagong katulong nila. At dahil doon ay naiinis siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano ang mayroon ng anayon at para siyang na-attract nang makita ito ng nagdaang araw sa loob ng kanyang silid. Fresh at natural ang beauty nito at maamo ang mukha na tila hindi kailanman makakagawa ng kahit katiting na kasalanan. Pag-iisip ni Amber habang nakatambay sa terrace ng kanyang kwarto at sumisip-sip ng wine. Napabuga siya ng hangin sabay iling ng ulo. Ayaw na niyang isipin si Anne dahil sa nagdaang gabi ay halos mapuyat siya sa kakaisip dito. Hay, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakagusto sa isang tulad ni Anne? I always go for the elegant, sophisticated kind. Paalaala niya sa sarili. Pilit na lang niyang itinuon ang atensyon sa kalawakan ng bakuran ng mansyon. Dalhin mo na yung pagkain ni Sir Adrian, utos ni Manang Loleng kay Anne. Tapos, bumaba ka na agad para makakain na rin tayo. Sige po. Sinunod na niya ang utos nito papunta sa silid ni Sir Adrian. Sabayan mo na akong kumain, Anne, para may makakwentuhan ako habang kumakain. Wika ni Sir Adrian pagpasok niya sa silid nito. Ho! Naku, nakakahiya naman po, sir. Ayaw mo ba akong kasabay? Gusto po, pero... Kung ganoon, sumabay ka na sa akin. Bumalik ka sa kusina at kumuha ng pagkain mo. Hihintayin kita rito. Pero... Sige na at nagugutom na rin ako. Napilitan siyang sundin na lamang ito. Doon na raw po ako kakain sa kwarto ni Sir Adrian. Wika niya kay Manang Loleng nang makabalik ito sa kusina. Tumango ito. Sandali at ipaghahain kita. Mabuti nga iyon para may kakwentuhan siya at nang hindi siya nababagot doon. Hindi nagtagal ay nakabalik na siya sa silid ng matandang lalaki. Umupo siya sa upuan paharap sa pwesto nito. Relax ka lang kapag kasama mo ako, Anne, sabi nito nang kumakain na sila. Hindi naman ako nangangagat eh. Napangiti siya. Naiilang lang po ako dahil amo ko kayo at katulong ako rito sa bahay. Tao ka pa rin na kailangan tratuhin ng wasto, Anne, putol nito sa pagraraso niya. Noong una pa lang ay magaan agad ang loob ko sa'yo. Ho! Tumusok ito ng pork chop at saka inilagay iyon sa plato niya. O kumain ka ng marami para tumaba ka naman. Salamat po. Siya nga pala, samahan mo ako mamaya na mamasyal sa mall ha? Ho! Naiinip kasi ako rito sa bahay, pwede ba? Naku, sige po sir. Alauna ng hapon ay sakay na nga sila sa Montero na minamaneho ni Manong Enteng.
May automatic wheelchair na gamit si Sir Adrian, kaya hindi na nito kailangan ng tulong niya sa pagtutulak ng wheelchair. Nasa likod lang siya nito at nakaalalay sila ni Manong Enteng. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakarating na sila sa mall. "Doon tayo sa loob ng department store." "Sige, sir." Nagtungo sila sa ladies' wear at nagtaka siya. Tinawag nito ang isang sales lady. "Miss, tulungan mo ngang mamili ng mga damit itong dalagang kasama ko." "Okay, sir, no problem." "Mamili ka ng 5 pares ng damit para sa kanya, pati na mga pantalon." "Okay, sir." Puno ng pagtatanong siya ng tingin sa kanyang amo. "Sir, para po sa akin?" "Oo naman. Pero bakit po?" "Huwag ka nang magtanong. Nakita ko kasi na luma na ang mga damit mo." "Naku, nasa loob lang naman po ako ng bahay at basta mamili ka ng damit, I insist on." Natitilihang sumunod na lang siya sa sales lady na mag-a-assist sa kanya. Ang sumunod na oras ay nakakapagod para sa kanya dahil nagmistula siyang modelo na nagsusuot ng iba't ibang damit habang kasama ang sales lady. "Maganda ang shape ng katawan mo, kaya bagay sa'yo lahat ng isuot mo." Sabi ng babae sa kanya habang nakatingin sa kabuuan niya sa loob ng fitting room. Nang mga sandaling iyon ay suot niya ang isang pulang sleeveless blouse na tinernohan ng tight-fitting jeans at pula ring makapal na belt. Pilit ang pagngiti niya sa sinabi ng sales lady. Siyempre, sasabihin nito iyon. Pero sa kanyang damdamin ay lihim na nasisiyahan talaga siya. Sa buong buhay niya, hindi na niya ay naasahang makakatikim siyang magsuot nang nagagandahang damit na gaya ng suot niya ngayon. Sunod nilang tinungo ang shoes section. 5 pares ng sapatos at sandals ang pinamili nila roon. "Sobrang-sobra na po yata ito," sabi ni Anne nang ituro ni Sir Adrian ang pinhil sa eskaparate. Sinikos siya ni Manong Enteng at saka binulungan. "Ikaw talaga, puro reklamo. Sumunod ka na lang sa gusto niya." Napasinghal na lamang ang dalaga. Pasado 5 na ng hapon nang lumabas sila ng SM. Hindi sila magkanda-ugaga ni Manong Enteng sa pagbibit-bit ng shopping bags. Dumaan pa sila sa isang pizza house para bumili ng family size pizza. "Diretso tayo sa bahay ninyo, Ann," sabi ni Sir Adrian. "Ho? Hindi pa't hindi ka pa nakaka-uwi sa inyo mula nang dumating ka sa bahay?" "Oo nga po, pero..." "Pwes, ito na ang pagkakataon na makadalaw tayo roon. Tamang-tama, may pizza tayo na mamemeryenda kasalo ang papa mo." Hindi na naman siya nakatanggi. Pagdating sa bahay ni Naan, nagpaiwan sa loob ng kotse si Manong Enteng. Ayon na rin sa utos ni Sir Adrian. Sila ng dalaga ang pumasok sa loob ng bahay. Dumaretso sila sa silid ng ama nito na nagulat nang makita siya. Pagkatapos humalik sa pisngi ng ama, ay pinakilala sila ni Anne sa isa't isa. "Pa, siya po ang amo ko, si Sir Adrian. Sir, siya po ang papa ko, si James." Pinaandar niya ang wheelchair niya palapit sa higaan ni James. "Kamusta ka, James?" "Mabuti naman, Sir Adrian. Pasensya na't hindi ako makabangon para harapin ka ng maayos." "Okay lang yon. Malas natin at ganito nangyari sa atin. Ako naman, eto, naputulan ng paa. Pero sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay nakakalabas pa rin ako. Tulad ngayon, nanggaling kami ni Anne sa SM. May pizza kaming dala pa. Sandali at bibili ako ng Coke para makapagmeryenda kayo." "Si Enteng na lang ang utusan mo, Ann," sabi niya sa dalaga. "Sige po." Umalis ito ng silid at pagbalik nito pagkalipas ng ilang minuto ay dala nito ang box ng pizza at 2 baso ng soft drinks. "Ann, magpahatid ka na muna kay Enteng sa bahay. Parang gusto ko pang magtagal dito para makakwentuhan ng papa mo. Baka kasi magtaka si Namika at Loleng kung bakit wala ka pa roon."
Oo nga po eh, nakakahiya naman po sa kanila. Pero okay lang po ba kayo rito? Oo naman, tatawagan ko na lang si Enteng mamaya pag magpapasundo na ako sa kanya. Para naman may iba akong makausap, nabobore na talaga ako sa bahay eh. Sige po, Sir Adrian. Tugon ng dalaga sa kanyang amo. Binalingan nito ang ama nito. Pa, maiiwan na muna kita ha. Sasama na lang ako mamaya kay Manong Enteng pag sinundo niya si Sir dito. Tumango ang ama nito. Pagkaalis ni Naan at Manong Enteng, seryosong hinarap niya si Sir Adrian. James, alam mo ba kung bakit ako pumunta rito? Dahil iyon kay Anne. Bahagyang kumunot ang noon nito. Ano ang tungkol kay Anne, Sir Adrian? Mabuti pa siguro itawagan mo na lang akong Adrian. Iturin mo akong parang kaibigan mo. Sige, Adrian. Bumuntong hininga siya bago muling nagsalita. Nalaman ko mula kay Anne na ang pangalan pala ng ina niya ay Donalyn Suarez. Bahagyang namutla ang mukha nito. Tama iyon, Adrian. Gusto kong itanong sa'yo ngayon, anak mo ba si Anne?